nalandangan ang paghahanap ni Matabangka sa Diyos ng hangin. Pinilit ni Matabangka ang kanyang kapatid na si Agyo na sabihin sa kanya ang babalang ibinahagi ng tumanod, isang gabay na kaluluwa. Napansin kasi ni Matabangka na hindi mapakali ang kanyang kapatid noong nakaraang mga araw dahil sa babalang ito. Ikunento ni Agyo na sinabi sa kanya ng tumanod na naghahandang lusobin ni Imbununga ang nalandangan, ang kaharian ni Agyo. Kapag nangyari ito, mawawasak ang nalandangan at mamamatay ang lahat ng nakatira rito. Dahil si Imbununga ang may hawak ng makapangyarihang taklobo ang na kayang lumikha ng napakalakas na mga ipo-ipo at ang baklaw kung saan nakatira ang pinakamarahas na mga bagyo. Nang marinig ito, tumawa lang si Matabangka. At sinabi sa kapatid na wala siyang dapat ipag-alala. Iniwan ni Matabangka si Agyo, pumunta sa kanyang silid at naghanda upang umalis. Kinuha niya ang kanyang libon. Ito ay isang sisindan ng mga nganga at kung ano-ano pa. Sumakay siya sa kanyang sulinday, isang malaking salakot na nakalilipad. Tahimik na tahimik lang siyang lumipad palayo ng nalandangan. Nang malaman ni Agyo ang kanyang pag-alis, nag-uto siya sa kanyang mga kawal na hanapin ito. Nagpadala siya ng mga sundalo upang harangin si Matabangka at ibalik siya sa nalandangan. Malayo ang nilipad ni Matabangka. Ngunit narating niya ang bahay ni Imbununga. Bumaba siya sa gitna ng silid kung saan nakaupo si Imbununga. Nang nagulat sa biglang paglito ng isang napakagandang dalaga sa kanyang harapan. Para kay Imbununga, parang isang sinag ng araw ang pagdating ni Matabangka. Nagkunwari siyang naligaw lamang papuntang nalandangan at nagtanong kung paano makapunta rito. Sa pag-iisip na sasabihin ni Imbununga ang ilan sa mga plano niya sa paglusob sa nalandangan, hindi nagtagumpay ang plano ni Matabangka. Sinabi ni Imbununga na hindi siya magbibigay ng kahit anong impormasyon hanggat hindi siya pinakasalan ni Matabangka. Hindi rin makakaalis si Matabangka dahil pinipigil ni Imbununga ang paglipad ng sulinday gamit ang kanyang kapangyarihang hangin. Napilitan si Matabangka na pakasalan si Imbununga. Samantala, hindi rin nagtagumpay ang paghahanap ng mga tauhan ni Agyo kay Matabangka. Naging mabuting asawa si Matabangka, ngunit hindi niya nalilimutan ang kanyang misyon. Nang makita niya kung saan itinatago ni Imbununga ang taklobo at baklaw, nag-isip siya agad ng isang plano. Binigyan ni Matabangka ng isang nganga na may halong pampatulog si Imbununga. Nang bumagsak ang Diyos at nakatulog dahil sa nganga, agad na kinuha ni Matabangka ang taklobo at baklaw at tumakas sakay ng kanyang sulinday. Nang magising si Imbununga, napansin niya agad na nawawala si Matabangka. Napansin rin na nawawala ang kanyang taklobo at baklaw. Inuutusan niya ang kanyang mga tauhan na habulin ang tumakas na si Matabangka. Gamit ang kanyang kapangyarihan ng hangin, pinigil niya ang Imbununga ang palipad ng sulinday. Bumagsak ito sa dalampasigan sakay si Matabangka. Nahabol ng mga sundalo ni Imbununga si Matabangka. Subalit napakahusay makipaglaban ni Matabangka na napatay niya ang marami sa mga sundalo. Nahirapan ang mga sundalong makipaglaban sa kanya lalo na dahil iniutusan ni Imbununga sa kanilang huwag siyang sugatan. Tumagal ang labanan ng maraming araw. Nakarating ang ingay ng labanan sa mga sundalo ni Agyo na napadaan sa dalampasigan. Sumugod ang mga sundalo at tinulungan nilang makataka si Matabangka. Dumiritso ta kaagad sa nalandangan. Natuwa si Agyo na nakita siya ni Matabangka. Sa pagkapagod ni hindi makaakyat ang babaeng kapatid sa hagdan,
paakyat na kanilang bahay. Agad siyang inaalagaan ng mga manggagamot at binigyan ng nganga na may kakayahang magbalik ng lakas ng sinumang umuya nito. Ikwinento ni Matabangka kay Agyo ang lahat na nangyari, lalong-lalo na ang pag-alala sa kanya ni Imbununga at ang otos ng Diyos sa kanya mga sundalong huwag siyang sasaktan. Naisip ni Agyo ang lahat mula sa babalang natanggap niya hanggang sa ginawa niyang pagnanakaw ni Matabangka. Ngumiti ng malaki si Imbununga at napahayag ng paghanga sa katapangan ni Matabangka. Subalit napawi ang ngiting ito nang makita niya ang napakaraming namatay dahil sa digmaan. Sinabi ni Agyo na kayang ibalik ni Matabangka ang lahat ng pumanaw. Dahil dito, ipinatawag ang bayaning babae at iniutos na bitbitin din ang taklobo at baklaw. Na makalating sa dalampasigan, ibinalik ni Matabangka ang taklobo at bangklaw sa Diyos ng Hangin. Iwan na siwas ni Imbununga ang taklobo at umihihip ng isang napakalakas na ipo-ipo sa mga naglalabang sundalo. Naghina ang mga sundalo dahil sa malakas na hangin, kung kaya't natigil silang lahat sa pagkikidigma. Nang matapos ang digmaan, isang-isang nilapitan ni Matabangka ang katawan ng mga pumanaw. Sinubukan niya ng isang ngangang nakapagbibigay ng buhay ng bawat isa sa mga patay. Nawala ang mga sugat ng mga ito at ilang saglit pa muli silang nakahinga at muli silang nabuhay. Pumunta ang lahat ng mga sundalo kay Agyo at kay Imbununga sa nalandangan. Nagdao sila ng piyesta upang ipagdiwang ang pagsasanib ng pwersa ng bayan ng Bukidnon at Diyos ng Hangin na hindi maging posible kung hindi dahil sa katapangan ng babaeng bayani si Matabangka. Si Matabangka ay napakamatapang dahil kinaya niyang magpakasal sa isang makapangyarihang pinuno para lang mailigtas niya ang kaharian ng kanyang kapatid na si Agyo. Wala, dahil hindi niya ginamit ang kanyang pagkababae para lang mailigtas. Ginamit niya ang kanyang kakayahan kung ano ang kanyang kayang gawin para sa kanyang para mailigtas ang kanyang kaharian ng kanyang kapatid. Ang kahibahan niya ay ginamit niya ang kanyang kagandahan tapos ipinakita niya ang kanyang galing sa pakikipaglaban. So aking palagay, nasasalamin ni Matabangka ang katapangan at lakas ng loob ng kababaihan sa Bukidnon noong sinaunang panahon. Hindi nila iniinda ang mga limitasyong pilit na dinidikta ng kalalakihan noong unang panahon. At may sariling panindigan at hindi napapadala sa mga desisyon ng ibang tao o sa mga karamihan. Ang pagkakapareho ng unhod ni Aligayon at ng epiko ng nalandangan, ang paghahanap ni Matabangka sa Diyos ng Hangin ay sa kanilang wakas ay nag-usap sila at nagkasundo upang matigil ang nagaganap na laban. Mas pinili nilang magbigay ng magandang wakas upang ang mga mambasa ay tumitingkilik at karamihan sa mga nagbabasa ngayon ay naghahanap ng magandang asa na kanilang matutunan sa kanilang binabasa.